Ginalit ni Maris Racal ang supporters ni President Rodrigo Duterte dahil sa kanyang sunod-sunod na tweets sa Twitter. Parehong tubong Davao si Maris Racal at President Duterte. Iilan sa kanyang mga tweets: positive na sukang-suka na sa government, good people are outnumbered, remove your rose-colored glasses, bansa natin duguan na! Dahil sa mga post nito, sari-saring reaksyon ang nilabas ng mga netizens. Mga comments ng netizens ay sinagot naman ni Maris. Buwelta ni Maris, hindi ako bobo. Ang pinaglalaban ko lang ay walang magkukurap. Enchendes? Maraming nagalit na mga netizens sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa ating presidente. Sagot naman nito, Bisaya ka man o kung ano pa, walang masama ang mag-voice out ng frustrations and opinions. May in-upload na video si Maris Racal sa kanyang Twitter na nagpapasalamat sa mga donasyon na nabigay para sa mga frontliners sa Tagum City. Nakalikom siya ng total of 600,000 pesos. O ikaw, Maris Racal, ano ang naitulong mo? Wala! Tanong ng isang netizen sa kanya. Buwelta naman niya, ano ang naitulong? Bulag ka ba? Galit ang karamihan ng mga taga Davao at nagbanta silang i-boycott ang mga shows nito. Napabalita naman na iilan sa endorsement niya ay nawala dahil sa isyo na to. At ban din daw siya sa Davao ng 5 years dahil sa kanyang ginawa. Nagpaplano naman na mag-file ng charges ang pamilya ni Maris Racal sa mga bashers nito. At sabi, spreading rumors can really put you in trouble. May mga dagdag pa na post si Maris na tinawag na matanda si President Duterte at may masasamang sinabi dito. Sabi ng kanyang kapatid na si Kristine Racal, ang ibang tweets na kumakalat sa social media ay hindi galing sa kanyang kapatid. May nanawagan din na ideklara siyang persona non grata dahil sa pagrarant niya sa Twitter laban sa ating Presidente Duterte. Si Maris Racal ay singer, actress, and on and off YouTuber. At runner-up din siya sa Pinoy Big Brother All-In ng ABS-CBN.